Hello, magandang araw, tanghali o gabi sa inyong lahat. Ito po ako muli, ang iyong lingkod, Kuya Joel, na magbibigay sa inyo ng munting talento na aking nalalaman. Sabi kasi nila, ba't ko daw hindi ituloy na? Itutuloy ko na, syempre. Ito ay free para sa inyo. Sa oras nito, tuturuan ko kayo, ibabahagi ko sa inyo, at patutunayan ko sa inyo na lahat tayo ay artist. Sige na, ito na. Naalala nyo nung elementary or hindi pa kayo nag-aaral? Di ba nung binigyan kayo ng lapis ng mami nyo, daddy nyo? Ganyan ang lumabas. Di ba? Sabi nyo hindi. Yan, di ba? Nursery line, kung tawagin namin yan. At nung pinag-aaral na kayo ni mami or ni daddy, ni papa o ni mama, ito na. Tinuwid na ni teacher yung mga magulo nyong linya noon. Diyan din nagsimula mga letter. No, ang tawag dyan, shades. So, alam na alam nyo yan. Napakalalaman nyo yan. Then, lumipas ang ilang panahon, yung bilog ginawa yung oblong. So, isang part lang yan na shape at kumuha tayo ng line. Tingnan nyo, nangyari. Di ba nakabuo tayo ng isang drawing? Pero hindi tayo nagdo-drawing. Nabuo lang yan, no? Ayan, sa imagination. At lumipas ang isang panahon. Dito na. Tuturo ko sa inyo yung tamang drawing, paano siya umahan. O hindi na tawag na 2D, 2-dimensional, ayan. Maggamit tayo ng lights. At ito tatandaan nyo. Lahat ng hindi tinamaan ng liwanag, automatically dumidilim. Kaya simpleng word lang yon. Lahat ng hindi tinamaan ng liwanag ay madilim. At ito'y pabilog, kaya gagamit kayo ng tone value for the word tono. Ibig sabihin, do, re, mi, pa, sol, la, ti, do, paitim ng paitim hanggang pumuti. At ito na nga, lumabas na. Simple lang to, hindi to mahirap. Simulan nyo na sa ganito. Dito mag-uumpisa ang lahat na meron pala kayong alam sa drawing. Tingnan nyo, no? Bigyan natin ng pangalan para hindi nyo malimutan. Ito yung infant lines, kung tawagin. Ito naman yung shading or yung tinatawag na shapes line. Ginawa natin nursery line. At ito yung elementary line. At syempre, ito yung high school line. Ibig sabihin, habang lumalaki, nag-grow. Ayan na po. At gagawa tayo ng exercise. Ito yung exercise, ha. Get some number 2 Mongol. Then, shade lang tayo dito sa paper. Gamitin natin yung circle line. Kahit anong position. Syempre, imagine yung baso. Na nilagay nyo lang kung saan-saan, na sumaboy, na natapon, or what. Then, gamitan natin ang 8B pencil. Itong 8B pencil, nabibili ito. Pwede rin ito yung Staedtler, no? Basta't ano siya, matingkad siya na kulay. Napaka-soft. Kaya nga soft. No? Malambot. No? Ayan. Pwede rin yung charcoal, pero maaligas-gas yun. Soon, mapapaliwanag ko sa inyo yan. So, yung ginagawa ko ngayon, mapapansin nyo, ito yung kinaklaro ko na yung mga linya kanina mula dun sa light. At syempre, ito yung inaaral natin. Ito yung shading. Tandaan, lahat ang di tinamaan ng liwanag, maitim yung parting yun. Ayan, gagaya niyan. Itong pangalawang baso na to, andito yung spot ng liwanag. So, ginagamitan ko lang ng pag-shade gamit yung daliri ko. Dahil itong soft, madali itong spread para talaga maging cool. No, sa susunod na mga panahon, pag ito lagi nyo ulit-ulit gagawin, nagiging klaro na ang lahat. For the meantime, para lang ma-enjoy natin, no? Sa totoo lang, hindi naman kailangan professional ka agad, eh. Kailangan magsisimula muna sa lahat sa ganito. Paano masisimulan kung ang isip mo professional, di ba? So, ganun lang yan, kasimple. At huwag kayo mag-alala. Sa susunod, marami pa yan. God bless. Brother Joel po. See you for the next round. Bye.